Hello mga boss. Magandang tanghali. So wala tayong pasok ngayon. Sa bahay lang tayo. Dalawang araw lang yung pasok ko sa isang linggo. So wala tayong gagawin kundi magbablog na lang muna tayo dito sa bahay. So ngayon mga boss, wala tayong content ngayon na ano, so pag-usapan natin yung buhay ko. Huwag na natin pag-usapan yung love life, buhay lang. So mga boss, kung hindi nyo natanong pala, ang buhay ko napaka-komplikado mga boss. Maliit pa lang ako sanay na ako sa hirap mga boss. Sa probinsya kasi namin, lumaki ako na talagang mahirap ang buhay. So maliit pa lang ako marunong maghanap buhay. Sa amin kasi walang kuryente, walang ganyan tubig, magigib ka sa balon. So malayo pa yung igiban, mga nasa 500 meters pa. So ganoon ang buhay sa probinsya mga boss. Tapos kahit paano nakapag-aral naman tayo, from grade 1 to grade 6 nakapagtapos naman tayo ng medyo malayo lang, mga nasa 10 kilometers balikan. So 10 to 12 kilometers ang nilalakad namin papunta sa school. So ganun kalayo. So, tsagaan lang, nakapagtapos din hanggang sa nakapag high school. High school ko medyo magulo din kasi troublemaker kasi ako mga boss . So mahilig tayo sa pasagulero tayo ng medyo kabataan natin. Hanggang sa kahit paano, nakapagtapos naman tayo ng high school. Nag-college tayo. So, nung nag-college ako mga boss, napakalayo ng school ko sa bahay namin. So, bumabiyahe pa ako from south to north. So, 3 hours ang biyahe papunta doon sa school. Pero kumbaga stay-in ako doon. Nakapagtapos ako ng college, pero kumbaga sa ano, pahirapan lang talaga kasi wala tayong pera, mahirap tayo. So working student tayo, nagko-construction ako, nag-aaral. Ano na lang yung pinapasuhan ko para makasustento sa pag-aaral ko. So, hanggang sa nakapagtapos tayo ng marine engineering. So, pumunta ng Maynila. Ito na ngayon yung challenge. Dito sa Maynila, napakahirap lalo na pagka wala kang pera, walang trabaho, walang sumusuporta sa'yo. So, nag-apply ako sa barko mga boss. Kahirapan kasi pagka hindi kilala yung school mo, sa interview pa lang, bagsak ka na. So yan ang labanan ngayon sa, hanggang ngayon sa marino, pagka wala kang backer, wala kang kakilala, o something hindi maganda yung, hindi kilala yung school mo. So wala, sa kangkungan ka lang pulutin. So ito mga boss, ito. Dalawang pas Siemens book ako na ano, pero sa awa ng Diyos, nakasakay man ako pero interailan lang. So ito yung ayan. Batang bata pa ako dyan mga boss. So ito may tatak din ito. So ito yung mga sinakyan ko dati ng mga barko. Ayan. So mga nakatatlong sakay din ako sa interailan. So yun. Tapos, ayan, nakadalong,
dalawang passport, actually dalawa o tatlo ng passport ko na ano eh. So ito yung bagong passport ngayon. Sa awa ng Diyos, ni isa walang tatak. Tapos ito yung bagong passport ko ngayon. Ayan. So ang nakakatawa nito kasi dapat kinuha ko ito dahil dapat pupunta kami ng Japan for Christmas party namin. So hindi naman natuloy. So parang laging kumbaga sa hindi pa talaga para sa atin yung napakahirap ng buhay mga boss. Pero sabi nga nila tuloy lang ang buhay. So ngayon boss, sana tanong ko sa inyo. Sabihin ko na rin sa inyo kung ano yung trabaho ko ngayon. Trabaho ko ngayon is driver. Driver, messenger, janitor, electrician, kung ano-ano na lang boss, kahit anong ang trabaho, patrabaho mo sa akin kahit anong trabaho. Huwag lang sa about mga computer kasi wala tayo, mahina tayo dyan. So actually medyo na-enjoy ko rin yung trabaho ko sa ngayon, lalo na ngayon pandemic, so dalawang araw lang yung pasok ko. Okay lang kasi kahit dalawang araw yung pasok ko sa isang linggo, buo pa rin yung sahod. So actually boss, kumbaga tumagal ako sa boss ko ngayon dahil kahit paano mabait naman yung boss natin, tapos yung sahod natin ang okay naman. So kung may tanong nyo yung sahod ko, sumasahod ako ng 25,000, hindi kasama yung overtime ko dyan. So ngayon kasi wala tayong overtime, so minsan nung wala pa yung pandemic, nag-overtime ako ng 5,000 sa isang kinsingas. So kaya so ngayon, walang overtime. Wala. So ayan mga boss, yung buhay natin. Ito, yung pag-YouTube natin, kumbaga ano lang natin ito, sideline night natin ito. Pagka kumita tayo dito or hindi man, okay lang. At least mayroon tayong kumbaga sa ano, may option. So mga boss, thank you very much sa mga nagsusuporta sa akin, ha? Shout out sa inyo dyan. Sa mga nagkukonstruksyon, ha? Shout out sa inyo. Dati rin ako nagkukonstruksyon, dati rin akong bicycle driver, conductor ng jeep, mga trabaho na talagang so ang hirap ng buhay, naranasan ko lahat mga boss. Kaya kumbaga sa kung kayo nahihirapan kayo ngayon, tuloy nyo lang. Kumbaga sa ano eh, balang araw darating rin yung kaginawaan sa atin. So maraming salamat sa inyo mga boss. At mga boss, baka matanong nyo rin kung bakit Boss 77 yung pangalan ng aking channel. So kaya nilagay ko yung Boss 77 niya na yan dahil July yung birthday ko. So alam nyo na. So pag July, greet nyo ako, padala nyo ako ng regalo, ha. So July yung birthday ko, 7. So yung panganay kong anak is July din, kaya 7 din. So yung bunso kong anak na babae is 7 din. So kaya July kami lahat, tatlo. So kaya Boss 777. So kung matanong nyo bakit boss, ganito lang kasi yung mga boss. Tayo kasi may pangarap din tayo sa buhay. So maaaring makabalang araw maging real boss ako, ha? So who knows, maybe God knows. So kaya ko nilagay yung boss sa sarili ko na boss kasi
naniwala ako na balang araw makarating na ang time na magiging boss ako. So, actually, na-challenge ako kasi yung boss ko ngayon, boss ang tawag sa akin. Diray mo, driver, driver, janitor, dog walker, tapos ang tatap. Yung presidente ng kumpanya, boss din ang tawag sa akin. Oh, ganun. So, lahat, alos lahat sa kumpanya namin, ang mga tao doon, boss. So, kami lang ang mga lowest mammal sa kumpanya. Kumbaga sa ano, lahat, kahit matataas yung mga posisyon ng mga tao doon, boss pa rin ang tawag sa akin. So, kinarir ko na, boss. So, kaya yan ang ano na boss.